I'm Alicia Montero, your pharmacist, and welcome to my channel. So for today's video, magkakaroon tayo ng panibagong pharma-related video. Salamat din sa mga nag-comment, mga nag-request na gawin ko itong video na to, or yung dahilan kung bakit ko siya gagawin. So andito ako ngayon sa butika, dito ako sa working place ko ngayon, then napag-isipan ko na i-film na to dahil nga nahihiya na ako sa mga pinangakuan ko na mag-film ako. So yun guys, pagpasensyaan nyo na kung maingay yung background ko kasi nandito lang ako sa butika, then maingay sa labas kasi highway yan. And then kung tingin ako ng tingin kung saan-saan kasi nga mag-isa ko pa lang dito sa butika, mamaya may dadating ng tao, mag-dispense na naman ako, so nai-interrupt ako. So pagpasensyaan nyo na, then yun, so umpisa na natin. Tip number one, para doon sa mga nagtatanong na ano ba dapat yung kailangang basahin, anong libro yung kailangang bilhin, ano yung mga kailangan mo para pagpasok mo ng school is magiging okay na lahat. For me, as incoming first year student pa lang, habang vacation mo, summer vacation mo ngayon, huwag ka munang mag-isip kung ano yung mga dapat mong bilhin, ano yung mga advanced learning na kailangan mong gawin. Ang kailangan mo is mag-pamper ka, gawin mo yung mga gusto mong gawin, spend mo yung time mo sa family mo, sa friends mo, kasi pagdating mo ng college, first day hanggang last day ng college life mo sa BS Pharmacy, parang nawawalan ka na ng social life. Parang social life sa sarili, sa mga taong mahal mo, kasi gugulin mo na lang yung time mo sa pag-aaral mo. Like me, parang, kasi ang pagiging pharmacy student, first year kasi is aral. First time and second time. Then, pag dating ng summer break, meron pa tayong, wala tayong break. Yun, kasi meron tayong summer class na tinatawag. At kung hindi naman summer class, meron din tayo OJT sa labas. Meron tayong mga internship sa labas, like yung mga minors natin. Then, pagdating mo ng second year, ganun din, mag-aaral ka. And then, pagdating ng summers, may summer, gagawa ka na naman, may internship ka na naman na papasukan. Then, third year, aral. Then, after ng aral, summer class na naman, internship. Then, fourth year, aral. Then, pagdating ng summer, mag-aaral, mag-internship ka din. Pero, iba pa yun kapag meron mga back subjects ka. Kapag may back subjects ka kasi, mas tatagal ka as college student. Kaya, yung mga tips ko is para dun sa mga talagang willing and ayaw magkaroon ng mga back subjects or something mga feeling grease. So, yun kasi, hindi naman sa pagiging perfectionist. Kasi, mas matagal or something masasayang na time kapag yung mga subject nyo, kahit isang subject lang may babagsak nyo dito, pwede kayong tumagal ng 5 years to 6 years depende sa mga ma-open na mga subjects or kung open ba yung subjects na nabagsak nyo or kung hindi man, hintayin nyo naman siya ng isang sem, pangalawang sem. So yun, for me is enjoy mo muna yung summer vacation mo, then kapag nag-start yung school year mo, dun ka mag-seryoso para matapos mo yung pagiging pharma mo sa 4 years lang. So yun yung tip number 1 ko sa inyo. Tip number 2 para sa mga estudyante, mga incoming first year na katalinuhan, mga genius dyan, yung mga kayang pagsabayin yung pag-aaral, at yung kayang pagsabayin yung summer vacation at the same time, gusto nilang madagdagan yung knowledge na meron sila, ang bibigay ko sa inyong supplementary is, na magagamit nyo from first year hanggang fourth year nyo is yung, eto, periodic table of elements, yung ganito, yan. Ayan, magagamit nyo siya from the beginning hanggang sa matapos kayo ng pag-aaral hanggang sa magtrabaho kayo, ayan, magagamit at magagamit nyo siya. So, kapag napag-aralan nyo yan, para magiging basic na lang sa inyo yung pag-aaral nyo ng mga chem nyo. So, yon. Then, tip number 3 na dapat yung paghandaan sa mga papasok or mga incoming first year student as BS Pharmacy student na lagi nyong tatandaan na nag-aaral kayo as individually. Kung dun sa high school life natin, senior high school, mga something nung lower year pa tayo, ang kalaban natin is yung mga taong nasa paligid natin, yung mga kaklase natin, kasi nagpaparang tayo ng valedictorian, salutatorian. Pagdating natin ng college natin, hindi mo na kailangan makipag-compete sa iba kasi ang kailangan mong compete is yung sarili mo. Yung sarili mo yung kalabanin mo kasi minsan may mga time na tinatamad ka, gusto mo cramming ka lang. Kung magaling ka sa cramming, edi good. Pero kung ayun yung weakness mo, mag-review ka kasi
Para sa akin, mas magandang mag-review ka ng isang gabi or something, mag-review ka ng dalawang gabi kaysa mag-review ka ulit ng isang sem ulit. Yung tipong babalikan mo ulit yung subject na yun kasi nakaligtaan mo mag-review or something, nagwalwal ka muna, nagpakasarap ka the moment na kinabukasan naman pala is exam mo. So yun, mag-focus ka at sa lahat ng gagawin mo, mag-seek ka ng knowledge and wisdom kay Lord kasi alam natin na hindi yung talino mo, hindi yung kakayahan mo kung bakit nandyan ka sa posisyon mo ngayon. Andyan ka sa posisyon mo ngayon at pinunta ka ni Lord sa BS Pharmacy kasi may purpose siya sa'yo. At kung gusto mong makapasa dyan, huwag mong sulohin yan, andyan si Lord para tulungan ka. So, yun lang guys. Ayun lang yung tatlong tip ko sa inyo. Sana makatulong itong tatlong to para sa mga magsisimula ng BS Pharmacy. Then, kung saan man school kayo mapunta, hindi walang kaso yun. Saan ka man mapunta, as long as gusto mong mag-seek ng knowledge or something, gusto mo talagang matuto, matututo at matututo ka mismo sa sarili mo. And dagdag na lang yung mga teachers na magtuturo sa'yo. So yun, focus lang guys. And kung nakatulong pala sa'yo itong video na to, huwag ka na mahiya, mag-like ka na dyan. And then, mag-subscribe ka and hit mo yung notification bell para maging updated ka sa mga susunod kong i-upload. Then, kung may mga suggestions ka pa, may mga tanong ka, kung mahiya mag-comment sa baba, then tatry ko kung kaya kong sagutin yung mga tanong mo. So, yun guys.